Hello sa mga napakanta sa linyang Baby Come Back. Every kind of fool would see that was something. And I just can't live without you. Ay! Grabe. Good evening sa lahat ng mga nakatabay sa atin. Happy Monday sa inyo lahat. Ha? Kamusta kayo? Maligayang bati po sa lahat ng mga nilang. Uy ha? Ngayon, mga pangga, uso sakit ngayon. Oo ha? Kamusta sa mga masamang pakiramdam? Ako mga pangga, alam niyo ba nung ano, Hepe? Diba natapos yung show natin noong Friday? Pag uwi ko ng bahay, kanina umaga lang ako lumabas ng kwarto. Kanina umaga lang. Sabado, Linggo hanggang Lunes ng umaga, hindi ako lumabas ng kwarto mga pangga. Nandun, hindi ako lumabas ng ano. Dinalaw na lang ako nung ano, rabbit namin, umakyat. May rabbit kasi kami. Si Beverly. Umakyat na lang siya kasi namiss na niya ako. Totoo nga mga pangga, no? Sabado, Linggo, kanina umaga lang ako lumabas. Oo. Grabe ha? Oo. Maligayang bati po sa mga kagaya kong ginamit ang weekend. Oo. Para sa, ano to? Para sa pagpapahinga. Ano? Ako, bihira naman akong, sumagad ng weekend mga pangga. No? May mga siguro, one day every month, meron akong araw na tulog ako maghapon. Once every month yan. Parang feeling ko, eto, dalawang araw akong tulog. Mga pagigising lang ako mga 3-4 hours, hepe. Tapos tulog ako all day long, as in, mga pangga, no? Oo, nagsalang ako ng K-drama. Parang natapos ko hanggang episode 13. Nang hindi ko na papanood lahat. Hinihaan ko lang siya. Oh, get well soon sa atin namang masamang pakiramdam. At uy, kay gandang kara din na get well soon din. Oh, ang dami may ano ngayon, may mga sinat-sinat mga pangga. Oh, salamat sa mga nagpadala ng fruits ha. Sa ano, sa akin. May nagpadala ng fruits kanina, sila Yesheng yata eh. Oo. Maligayang batid, salamat sa inyo. Alam ko pinadala niyo sa gandang kara din. Oh. Thank you. Salamat. Oo. Salamat. Oo. Sabi ni Mami Vanjie, kamusta po si GK? Kakatapos ko lang po siyang kausapin. Better than Friday. Oo. Better than Thursday. Sabado, Linggo, parang parehas kaming ano eh. Tahimik dahil parehas kaming nagpapahinga. Anyways, mga pangga, magandang Monday ng gabi sa inyo lahat. Oo. Hello po sa inyo lahat. Kamusta? Oo. Good evening po sa lahat ng mga nilalang na ambunan na naman ngayon. Oo. Ano ba nangyayari sa ano? Sa inyo, alam nyo ng tag-ulan, hindi parang nagdala ng payong. Yan siya sabi ko. Ha? Hindi pa rin ka nagdala ng payong, naulan na naman kayo. Ako naka-ano ako ngayon, naka-long sleeves dahil mahirap na, di ba? Kasi noong last Monday, naulan na ako. Doon yata nag-umpisa sa mga pakiramdam ko eh. I think that was the Monday na alam ko sa mga pakiramdam ko dahil naulan na ako ng husto, no? Oh, yun yung Monday na yun. Anyways, mga panggano. Oo. Maligayang bati po sa lahat ng mga recovered, no? Yung mga may masama pakiramdam last week pero recovered this week, no? Oo. Yung panahon natin mga pangga, lagi ito eh. Pag nagpapalit yung panahon, di ba galing sa mainit, tapos muuulan, malamig, no? Oo. Yung pagpapalit ng weather natin. Talagang nakakaano, nakakatrangkaso. Dahil may trangkaso ngayon, no? Kaya mag-ingat po ha. At mag-vitamins at kumain ng healthy. Importante yan, ha? Yung mga teenager na kikinig sa atin, kumain kayo ng healthy. Uy! Uy! May follow-up sa atin si Kit ng Binggit. Oh, nakatawag siya sa atin, I think, couple of weeks ago. Parang ganun, eh. Okay lang. I think last week lang yata, eh. Hello, Kit? Hello po. Good evening po. Oh, Kit, lakasan mo. Hello po. O, tumawag ka nung anong April, May, June, July 5. Opo, last week po. Last week lang ba 'yon? Hindi ah. August 8 ngayon eh. Second time po. Ah, meron pang isa. So pangatlo Opo. Mo na 'to. Opo. Oh, teka, namimihasa ako ah. Gunggong kausapin.
Kailangan mo akong i-remind ko ano na pag-usapan natin, ha? Alam ko nakatawag ka kasi nasa record namin. Pero kailangan marinig ko ulit yung ano ba na pag-usapan natin. Anong ginagawa sa buhay ni Kit? Bahay po. Ikaw ba yung malapit sa Baguio? Yes. Ito na naman tayo. Tinanong kita tungkol kay Green Man, di ba? Opo. Ito na. Ano nga ginagawa mo sa buhay? Bahay lang? Bahay lang po. Ah, naalala na kita. Oo. Teka nga, teka, kakalikalin ko yung utak ko, wait. Buntis ka, di ba? Pregnant po ako nung dalawang beses ako nag-call sa inyo po. Ha? Ngayon, di ka na pregnant? 2 days after po ng call, yun po yung nangyari. Ano nang, nakunan ka? Opo. Laka. Ah, nakikiramay ako, ha? Ilang buwan na? 6 months? Opo. Ano nangyari? Stress po. Di, Teka, check. Happy check mo. Kailan yung huling tawag niya? The last time? Kailan yung huling tawag mo sa akin? Last Monday lang din po. Last Monday? Mm-hmm. Oh, okay. So 1 week ago? Opo. Ay, din hospital ka? Opo. Ano mga procedures ang ginawa sa'yo? Raspa po. Ha? Raspa po. Para ka na ng anak nun, eh, no? Opo. Ano? Dahil... Premature labor po. Ah, premature labor. So, humilab yung tiyan mo? Opo. Asa na yung ano? Tatay nung dapat anak mo? Di ba siya yung nagbibintang na baka hindi sa kanya yung bata? Opo. Ay, nako. Ay. Anyways, anong? Di ko alam ang sabihin ko sa'yo kasi I know this is really painful, no? Sobra po. Kailan ka lumabas ng ospital? Saturday po. Anong Sabado? Opo. Oh, big hug sa'yo, ha? Thank you po. Hindi ko alam kung paano kita i-cheer up ngayon kasi wala akong pwedeng sabihin para masakit talaga yan. Eh. Para kang taong-tao na yun, eh, di ba? Opo. Hindi mo ako tinawagan. Gusto ko lang din pong may makausap tsaka gusto ko pong humingi ng thank you po dun sa mga times na nag-advise po kayo para sa akin po. Nalulungkot nga ako, eh, kasi siguro ganito, ano? Hindi ko alam kung magiging tama itong gagawin natin pero makakatulong sa inyo ng malaki, no? Opo. What happened already. Tama? Yes po. Yung nangyari na yun, eh. Wala naman akong pwedeng gawin ngayon, di ba? Kahit magtawag ako ng kumpare ko, mga kumo, may mga kilala kasi ako, eh. Hindi natin pwedeng baguhin yung nangyari, no? Opo. Yun naman talaga siya, no? Baka paraan to ng buhay para talagang hindi kayo mauwi sa bawat isa. Kasi pag natuloy yung... Hindi ko sinasabing maganda to nangyari, ha? Opo. Siguro hinahanapan ko lang na pwedeng maging yung positibo, no? Opo. Oo. Siguro parte ng pwede natin makita rito yung advantage na kung sakaling natuloy, manono choice ka, magiging bahagi ng buhay mo yung lalaking sakit ng ulo. Tama? Opo. Hindi kaya paraan to ng buhay para hindi ka mauwing kasama siya sa buhay mo. Para matigilan mo. Siguro. Baka
mamaya bumalik ka pa dyan, ha? Hindi po. Ha? Hindi po. Sigurado ka? Andito po siya lately po. Tinutulungan po niya akong kumilos. Wala tayong pakialam doon. That's too late. Yes po. Alam mo naman siguro sarili mo yan, no? Opo. Kasi wala ka namang kinuwento maganda tungkol sa kanya, nagbubuntis ka. Tama? Opo. Pinabayaan ka niya, nagbubuntis ka, di ba? Opo. Bigla siya nakawala sa obligasyon, kaya nandyan siya ngayon. Mm-hmm. Diba? Ikaw daw ba? Tama, ikaw yung nag-attempt mag-suicide, di ba? Opo, yung nag-lasles po. Opo. Hindi ko na gustong pag-usapan yun. Kasi nag-promise ka naman na hindi mo na uulitin. Diba? Opo. Alam mo, Kitty, pagpalagay nila natin na ano to, paraan to ng buhay para bigyan ka ng fresh start. For a very long time, ano to, masakit to, nadadalhin mo yung pangungulila. Tama? Sobra po. For a very long time, mahungulila ka. Kasi parang ka nawalan ng anak talaga dyan. Anak na yan eh. Di ba? Kulang na iluwal mo ng buhay. Tama? Okay. But then again, paraan siguro to ng buhay na hindi ka mauwi sa kanya. Sabado nangyari. Ay, hindi. Monday nangyari. Tama, Sabado ka lumabas. Tama? Opo. May plano ka na ba? Tingin ka sa positive, ano ha? Positive possible outcome ng buhay, ha? Anong plano mo? Kasi ngayon, fresh start to. Magplano ka na maayos. Bigyan mo ng saysay. Diba? Opo. Sobrang hirap lang din pong tanggapin. Saan na ospital? Dito po sa BGH po. Baguio General Hospital. Benguet po. Benguet. Saan ako yung Baguio? Nag-invento na naman ako. Hindi, meron din po sa Baguio, meron din po sa Benguet. Ah, talaga? Pero mas malapit po dito sa Benguet po. O, di mali ako. Pwede mag-sorry, di ba? Ang hirap lang din pong tanggapin kasi nakita ko po eh. Yeah. Nakita o hindi, mahirap siya tanggapin. Dagdag na lang siguro na nakita mo. Opo. Pero siguro yun na lang. Alright? Ano na lang? Magplano ka. Fresh start. Okay. Alright? Opo. Okay. Fresh start na lang. Tawag ka lang sa akin pag kailangan mong kausap, ha? Opo. Okay, thank you po. Tawagan din kita pag kailangan ko ng supply ng repolyo. Maraming repolyo dyan, di ba? Marami pa sa trading. Diba? Hindi para, di ba, hepe no? Tabla-tablang, di ba? Ikaw lang tatawag sa akin. Diba? Tawagan din ka na. Hepe, okay ba? Okay, tsaka cauliflower, broccoli, tsaka cauli. Ha? Yep. Okay ba yon? Supply ng cauliflower. Okay po. Ano ba kilo ng cauliflower ngayon? Hindi ko po alam. Ha? Hindi ko po alam. Yun lang. Maraming salamat po sa mga advices niyo sa akin, Papa Jackson. Well, hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin sa'yo. Siguro, yun lang din po. Start po ulit ako ng panibago.
Wala ka naman choice eh. Di ba? Wala ka namang choice. Hindi ko alam masabihin ko sa'yo. Wala namang pwede akong sabihin sa'yo para mawala yung pain na yan, eh, no? Opo. Okay na po sa akin na may kausap po ako. I remember last week, mayroon din akong kausap from Taiwan, namatay naman ng anak. Di ko alam kung nakikinig ka na. Nalunod po ba? Mm-mm. Opo. Ganun din. Wala rin akong kayang sabihin. Wala naman talagang pwedeng sabihin para mawala yung pain eh. Di ba? Opo. Wala. There's nothing that anyone can say to make the pain go away. Nandiyan talaga yan eh. Basta yun lang. Kung meron kong pwedeng ipayo sa'yo ngayon, start anew. Diba? Start fresh. Habang nag-move on ka, lagyan mo ng silbi yung pag-move on mo. Opo. Mag-umpisa ka ng panibago. Okay? Opo. Otherwise, sayang. Sayang yung pagkakataon. Diba? There has to be something positive that will come out of this. Hindi lang puro pain. Diba? Opo. Sige. Pag kailangan mo na kausap, tawag ka lang, ha? Opo. Tapos kapag kailangan ko na Repolyo, tawag din ako sa'yo, ha? Repolyo. Alam mo, Hepe, gusto kong malaman kung talagang ang Baguio beans pag binili sa Dagupan, Baguio beans pa rin tawag, eh. Di ba? Kasi pwede bang Dagupan beans yun? Ganun? Limbawa, wala lang. Baguio beans pa din po. Ewan ko, ha? Parang hindi tama yun. Sa bagay, Hepe, no? Pansit Malabon, kahit sa Tagaytay mo binili, pansit Malabon pa rin eh, no? Di ba? Oo. Baguio beans sa bagay, no? Kasi yung mga taga Davao ba, pag bumili ng Baguio beans, sa Baguio pa binibili? O Davao, sa bagay, no? Pag pinangalanan pang Davao beans yan, gugulo mundo, no? Imagine mo, ang dami, no? Baka beans na lang po. O, paano kapag sa ano, Tagaytay mo, kaya sa angono mo pinapina, ano yun, Hepe, sa angono mo tinanim, angono beans, gano, ang gulo na. Ang gulo na ng buhay, tigilan na natin to. Hindi, pinapangiti lang kita. Oo. Oo. Sabi ni ate, mas Baguio beans pa rin. Sa bagay. Minsan pangit yung mga trip ko eh, no? Di ba? Sabi ni ano ni Miss Ireland, ano daw Chinese pechay. Oh nga, di ba? Yung Chinese pechay pero doon lang sa San Vicente, Alcala, Pangasinan tinanim 'yun eh. Sa lugar namin, Chinese pechay pero hindi naman singkit 'yung nagtanim, actually kakulay ko 'yun, moreno. Eh. Abra bean, sabi ni Ate Marley. Yan, sinasabi ko eh. Kumatol pa kayo sa Diyo kong pangit. Ay, nako. Hindi ko alam kung ano nga sabihin ko sa'yo. I don't exactly know what to tell you. All I know is that, diba, there has to be that, there has to be something, no, positive that will come out of this, no? Pwede ko iba to sa'yo lahat ng mga matataling haga kung ano, linya, diba? Pwede kong sabihin sa'yo na, diba, every formidable weapon is forged by fire. Pero wala, hindi ma-appreciate yun. Kasi ngayon, masakit lang ang nararamdaman mo. And you have to allow yourself, di ba, to embrace the pain. Pero wag kang susuko sa pain, ha? Opo. Mm-mm. Salamat sa pagtawag, Kit, ha? Thank you. Maraming salamat po sa advice.
Baka tatag ka. Oh, baka bumalik ka pa diyan, ha? I-settle. Oh, ano tumatawa ka diyan? Anong Hindi po. Ate, maniwala ka sa akin. It will be the worst decision you'll ever make kapag bumalik ka sa kanya. Hindi na po. Pag bumalik ka sa kanya pala, huwag mo na akong tawagan. Ay, hindi po. Kasi hindi na kita gustong kausap pag ganun. Opo. Oo. Alam mo na, you know exactly kung anong klaseng lalaki yan pag may obligasyon. Save yourself. Have a brighter future. Opo. Okay? Opo. Salamat sa pagtawag, ha? Thank you po. Mag-ingat, ha? Opo, kayo rin po. Salamat. Ayan. Si, ano yan? Si Kit ng Benguet, no? Eh, pero paano kaya yun, no? Baguio beans, no? Oo. Gumugulo. Ewan ko sa inyo, magulo tayo, eh. Ay, tawagin niyo na ako. 700-17-949. Hilo nga pala, ha? Oo. Kay Yesheng Pilarco, Macris Criado, at Maria Fatima Gomez sa mga fruits na pinadala nyo. Actually, daming prutas dumating sa bahay. Yung kalahati, no, nabenta ko sa dumadaan. Kanina may dumaan, paalis ako eh. Sabi ko, te, wala akong panggas. Ito bang grapes? Half kilo na lang, oh. Oh, so yun, ha? Oh. Nabenta ko na. So salamat, ha? Mga 650 rin yung pagbenta ko. Oh. Ando, sabi ng mapapulang chicks ko ngayon, mapapula ba? Eh, tinamaan ako ng hot shower sa gym, eh. Oh. Ay, nako. Tawag na sa akin, 700-17949 or 8721-2429. Oo. Oh. Teka lang, Hepe, nalaglag yata yung binabasa ko. Hepe, mukha. May binabasa ako, nalaglag. Ay, nako. Ah, mga pangga, oh, dumampot na kayo. Uy, malamig pa na ngayon. Masarap magkape, masarap magtsaa. Oh. Kung magkakape kayo, suggest ko sa inyo mga pangga, MX3 Coffee Mix. Meron itong high source of vitamin C at calcium with antioxidant benefits and cholesterol-free. Ito rin ay low-acid coffee na may low-calorie sweetener and sucralose. Ayan, sucralose na hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels and blood pressure. Para makasigurong tunay, natural at orinal na MX3 ang iyong mabibili, siguraduhin lamang na sa leading drugstore kayo bibili nationwide, mga pangga. No? Ulitin ko, ha? MX3 Coffee Mix, mga pangga. Meron itong high source of vitamin C at calcium na may antioxidant benefits and cholesterol-free. Yung antioxidant, mga pangga, sa mga taong puwet na kagaya ko, pak na pak yan. Totoo. Oh, sa mga taong, di ba, oh, malaking tulong yan sa mga laging kulang sa tulog. Oh. And for inquiries, you can visit the website mx3ph.com or call the hotline 0918-888-8693. Tawagin niyo na ako, 700-17949 or 872-1-2429. Ken Rogers with his music called You and I. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo.